Hey, okay, for tonight's Truth Bombs. Gusto ko pag-usapan to kasi yesterday, National Press Freedom Day. Ito po yung batas na nilagdaan ni President Rodrigo Duterte bago po siya bumaba sa pwesto. At hindi po natin to napag-usapan kahapon dahil po ang ating programa ay Mondays, Wednesdays, and Fridays. Okay? So ano ba yung ibig sabihin itong National Press Freedom Day? O, yung RA 11699, an act declaring August 30 or of every year as National Press Freedom Day and for other purposes. Yan. Napaka-importante po nito, pero baka siguro marami sa ano pa pakialam namin diyan, no? Media na naman ang pag-uusapan mo, no? Gusto ko lang pong puntahan yung ilang portion or section nito, no? Ang of course, may naaprubahan po ito sa pamumuno sa dalawang kapulungan ng Kongreso ni na Speaker, then Speaker Lord Alan Velasco, tsaka ni then Senate President Vicente Soto III. Okay. Dito po kasi sa National Press Freedom Day, syempre, pinapakita dapat yung importansya po ng malayang pamamahayag at kung bakit importante po yung role ng mga mamamahayag sa isang demokrasya. At maraming salamat po sa ating mga mambabatas at kay President Duterte ng panahon na yan for coming out with this act or with this law. Isa po sa mga nakalagay na sections dito, section 3. Inaatasan po yung Department of Education, yung CHED, yung TESDA, in consultation with the Office of the President, government, and private media organizations, dapat daw they should lead public and private schools at all levels in organizing consciousness-raising activities on the importance of the press, the rights and social responsibilities, and the elimination of all forms of violence against the press. Kasi kung hindi niyo po masyadong napapansin itong batas na to, hindi naman natin siseryoso yun. Parang it's just another law na pwede natin hindi pansinin, no? Pero sa kasalukuyang konteksto po na kinakaharap natin, napaka-importante po niyan. At ginagawa po ba yan ng ating mga ahensya ng pamahalaan? Diba? Ginagawa ba yan ng ating mga institusyon? I don't think so, no? Ano ba yung ginagawa natin so far to raise consciousness about the importance of the press? Eh ngayon nga, diba? Merong insidious, okay? Insidious attacks on the press. Talagang binabawasan, ginigiba yung kredibilidad ng mga miyembro ng legacy media, ng mga kilala nyo pong mamamahayag, kasi gusto nila yung kanilang version of truth or history or facts, yun po yung mamayani. Gusto ko po i-challenge yung mga nasa pamahalaan ngayon, no? Kasi sinasabi ng iba, bakit pa kayo nagre-reklamo? Eh, malaya pa naman kayo. The fact na ikaw mismo, Christian Esguera, nakakapagdadaka ngayon on YouTube, di ba? Ibig sabihin, malaya. Tama po yun. Partly tama po yun. Pero hintayin po ba natin na mawala yung karapatan natin makapagpahayag bago tayo magsabi na parang slowly nababawasan paunti-unti yung ating mga karapatan na in the first place dapat hindi naman talaga kinakain, nilalamon o tinatapakan. Okay? Ito yung gusto ko madinig, no? Kasi kung talagang isang pamahalaan, nire-respeto ang malayang pamamahayag, it's not enough that you come out with laws like this or you make pronouncements. Kunwari, sabi nung tagapagsalita ni President Marcos Jr., no, sinabi, respeto for press freedom, etc., etc. Kasi madaling magsalita, laway lang naman yung puhunan dyan, di ba? Pero nasusundan po ba siya ng gawa? Ito yung gusto kong itanong sa inyo. Ang pinaka mabigat na problema natin ngayon, disinformation. Okay? Lahat po tayo pwede o kasalukuy ng nabibiktima ng mga maling impormasyon at ito po ay nakaka-apekto sa buhay natin sa pang-araw-araw. Yung media under constant attack from trolls. Nakikita natin yan ngayon, di ba? Maraming naninira, maraming tumitira, nananakot sa media. Especially galing sa social media. Kasi nangyayari dito, sinusubukan tayong i-drown out, busalan. Kunwari ngayon, kaya ako binabanggit yung mga trolls. Hindi lang dahil gusto ko silang pagtripan. No? Gusto ko na ipakita sa inyo yung realidad ng nangyayari. Kunwari, nag-uusap tayo ng isang lehitimong issue sa ganitong programa. Tapos, paano kung bumabaha yung mga trolls sa social media, nagpapakalat ng kung ano-ano, no, sinasabi, eh, wala namang kwenta yung pinag-uusapan nyo. Pwede ma-drown out yung mga importanteng issues na dapat natin tinututukan. Ito yung gusto ko malaman. Kung talaga nare-respeto ng mga taong nasa gobyerno, yung malayang pamamahayag, bakit hindi yata natin sila nadidinig na nagsasalita at kinokondena yung ganitong klaseng diskurso on social media? In particular, yung behavior ng kanilang mga loyalista, ng kanilang mga panatiko. Bakit kaya?
hindi naman siguro ganun kahirap sabihin, kunwari, the part of the Malacañang, of President Bongbong Marcos, during the campaign or even now, no? Guys, nanalo na tayo. Nasa atin ang mandato ng mas nakararaming bumoto noong May 2022 elections. Pwede bang pahinga muna, okay? Huwag tayong mag-resort sa mga below the belt na ganyan, paninira. Huwag tayong magpakarta mga impormasyon. Gawin natin, gawin lang natin, suportahan nyo lang kami. Tapos pabayaan din natin yung ibang mga gustong magtanong, gustong tumuligsa. Gustong alamin kung ginagawa ba natin yung trabaho natin. Di ba, normally dapat ganun gawin natin. Instead of simply saying na we respect press freedom, kasi masyado siyang empty eh. Masyado siyang superficial kung ganun lang. So, yun ang gusto kong ano, yun ang gusto kong itanong. Bakit hindi natin gawin yun? Especially even during the campaign, di ba? Maraming mga loyalista, maraming mga panatiko, yung si then candidate Bongbong Marcos. Pero hindi natin nadinig na, hoy guys, slow down muna tayo. Kasi nadinig natin to sa ibang mga kandidato, di ba? They were also condemning troll farms, yung mga line troll networks, yung mga talagang vicious exchanges on social media. Pero sa kanya, correct me if I'm wrong, parang wala akong nadinig. E di sana madinig natin ngayon para at least kung talagang unifying president siya, makita natin na talagang he is walking the talk. Ilang po yung gusto kong itanong, kasi importante po na ma-realize niyan eh. Ngayon kasi masyadong divided pa rin yung bansa natin eh, kung napapansin nyo, no? Tapos parang we always speak in terms of colors. Pag meron kang binanggit, sasabihin na kukulahin ka kaagad, dilaw ka, pula ka, ibig sabihin komunista, tapos pink. Hindi na natin pinag-uusapan yung may punto ba yung tinatanong? Ako ay mas admit, marami din naman dito sa mga pinklawan, mga dilawan, yung para bang wala nang ginawan tama si President Marcos. Yung para ba nakaabang na, oh may gagawin, eto malito, malito, okay. So punta agad sila sa ano, sa social media para ikondina, no? Hindi rin naman tama yon. Pero kung titimbangin natin kung sino yung mas may mabigat na ginagawang hindi tama, yun yung mga loyalista eh, yung mga panatiko eh. No? Doon mo makikita kung anong klaseng values yung nare-reflect nila eh. Kaya nga sana, kung meron tayong ganitong batas, yung National Press Freedom Day, eh sana seryosohin natin. And a big part of that comes from the government. Comes from the administration. Tapos kayo mismo, again, I cannot imagine a world, a democracy without a free press. So huwag nyo naintay na umabot tayo dun sa mas lumiliit yung ating democratic space, mas kakaunting boses na nakakapagsalita, at mas namamayan yung takot. Ngayon pala, protect your journalists. Protect each one of us and our right to speak out. Okay? Dahil eventually, it might be too late. Kung nagustuhan nyo po itong video na to at naniniwala po kayo sa klase ng journalism na ginagawa po natin, pakishare na lang po itong video at please subscribe to my YouTube channel. You can also follow me in my different social media accounts. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super chat at saka po super stickers. Alam niyo po, malayo po yung mararating nito para po sa pagsuporta ninyo sa isang tunay na independent journalism. Maraming salamat po.